So ate, paano nga ba ako magsiset-up ng Shoppee selling account ko sa Shoppee? Ano yung mga kailangan natin as a Shoppee seller? Kailangan ba natin ng plastic? Kailangan ba natin ng printer? Kailangan natin ma-secure yung mga orders ng mga buyers natin? So paano nga kapag malaki yung binibenta mo, hindi ka kasha dito sa mga plastics natin? May babayaran ba ako kapag magpapapick up ako sa mga Shoppee riders? Paano nga ba maging Shoppee seller this 2022? Hello everyone! Teens here! And I'm back para turuan kayo kung paano nga ba maging Shoppee seller this 2022. And yes, maraming salamat pala sa mga nakanood ng aking first video, which is last year pa, kung paano maging Shoppee seller. Kung nakita nyo naman, long hair pa ako noon. Ngayon, short hair na. And syempre, sa loob ng isang taon, madami na din ang nangyari. So, kailangan nating mag-update dito sa video na to. Ano nga ba yung mga nabago na this 2022? Madali pa rin bang maging Shoppee seller? Ano yung mga kailangan natin as a Shoppee seller? Kailangan ba natin ng plastic? Kailangan ba natin ng printer? Ano yung mga requirements para maging Shoppee seller? May babayaran ba ako kapag magpapapick up ako sa mga Shoppee riders? Yung mga tanong na yon ay madalas kong marinig. Madalas din ako makabasa dito sa comment section. And yes, sasagutin natin yan dito sa video na to. So bago ang lahat, unahin muna natin kung may requirements ba kapag gusto mo maging Shoppee seller. Kailangan mo ba ng business permits, BIR, DTI, at iba pang mga business permits? Kapag sumabak tayo sa pagiging Shoppee sellers, hindi naman nire-require ito ni Shoppee. So kapag wala ka sa alin sa mga to, okay lang yon, dahil hindi naman nire-require ni Shoppee na magkaroon tayo nito bago tayo maging Shoppee seller. Especially kapag part-time mo lang naman yung pagiging Shoppee seller or pag-online selling. So most likely, wala tayo ng mga yon. Pero syempre, mas okay pa din naman kung meron tayong ganun. At kapag may time na kayong mag-apply ng mga business permits, much better. For the meantime, kung wala kayo ng mga yon, okay lang. Ano ba yung mga basic na gagamitin kapag gusto mong maging Shoppee seller? Isa lang dyan, itong printer, itong mga plastics, at yung mga packaging materials natin. So, unahin muna natin doon sa printers. Ate, paano kaya yun? Bago lang kasi ako sa pagiging Shoppee seller, wala naman akong printer. Itong printer na sample ko sa inyo, ito yung tinatawag naming thermal printer. Ito yung karaniwan na ginagamit ng mga Shoppee seller kasi matipid yung pag-print nito. Hindi mo kailangan ng ink. Very cost-efficient siya. Pero alam ko naman, dahil nga bago pa lang kayo, siguro mga 90% wala pa kayo niyan, okay lang naman yon. Dahil kahit yung mga regular printers natin sa bahay, ay pwede nyo namang gamitin yon for the meantime. At pwede nyo panoorin itong video na to na ginawa ko. So dyan, sinample ko kung paano natin pwedeng magamit yung mga normal na printer natin sa bahay para makapag-generate tayo ng waybill. Pakita ko lang sa inyo, ito yung sample ng waybills. Na kung minsan, alam niyo naman kung order kayo sa Shoppee, nandito yung pangalan ni seller, nandito din yung mga address niyo as a buyer. So, ang tawag namin dito is waybill. So again, itong waybill, this 2022, kayo na yung magpiprint. Kayo na magpiprint as a seller. Actually guys, naabutan ko pa, nung bago-bago pa lang ako as an online seller, hindi kami yung nagpiprint nito. Ang nagpiprint nito ay si Shoppee Express, si JNT, si Ninjaban, or kung sino man yung courier nyo. So, libre lang siya dati. So, ngayon, paunti-unti ay nagtatransition na yung mga couriers at sinasabi nila na, oh seller, ikaw na yung magprint ha, hindi na kami. May mga ganong policy na ngayon. So, para maging ready tayo, kailangan natin ng printer. Okay? Guys, isingit ko lang pala, may mga couriers pa din, pailan-ilan, na sila yung nagpiprint ng waybills. Hindi nyo kailangan magprint. Let's say dito sa area namin. Dito sa lugar namin, ang JNT, ang Shoppee Express, at saka GoGo Express, kapag merong mga order sa akin gamit yung mga couriers na yon, ako yung nagpiprint. Pero kapag Ninjaban, meron silang dalang waybill. Kunwari, kapag meron ng mga order sa inyo at pupunta na yung mga riders doon sa address nyo, si Kuya Rider ng Ninjaban may dala na siyang ganito. So, ang gagawin nyo na lang is ididikit doon sa mga parcels.
dito yon sa lugar namin, ha? Okay? So, baka kasi iba yung policy. Like, kunwari, dyan sa lugar nyo. Sa New Japan naman, kayo magpiprint. Sa JNT, sila pa rin yung nagpiprint. Iba-iba tayo. Doon kasi laging nagkakalito-lito yung mga sellers. Sa totoo lang, iba-iba kasi yung policy, depende sa lugar. Meron talagang ibang couriers, very considerate sila sa nararamdaman ng mga sellers, lalo na yung mga baguhan pa lang. So, okay lang sa kanila na sila yung mag-print. Pero hindi ko kayo pinapaasa, guys, ha. Mas okay pa din talaga na meron kayong printer para hindi kayo masaktan sa huli. So, para makasigurado kayo, tanungin nyo muna yung mga riders na magpipick up sa inyo. Tanungin nyo if pwede bang sila na yung mag-print ng waybills kapag bago pa lang kayo as an online seller. Now, let's go sa mga plastics. Ate, saan ako makakakuha ng mga plastics? So, I have here Shoppee Express plastic. So, ito yung plastic ni Shoppee Express. And, meron din ako dito ang Ninja Van plastic. And, of course, ang ating JNT Express plastic. So, sa tatlong pinakita ko sa inyo, may dalawang couriers doon na free pa din as of 2022 na ibinibigay lang nila sa akin yung mga plastics. Let's say, kapag meron akong pick-up, sinusupplyan nila ako ng plastics. Ganon. Ganon sila kabait. So, again, dito sa area namin yun, ha. Free lang, wala akong binabayaran. And, ito yung JNT and Ninja Van. Free lang, okay? Wala kayong babayaran. Guys, ulitin ko, I'm not sure kung sa lugar nyo binabayaran tong JNT or itong Ninja Van. Pero dito sa amin, free lang siya. Alam ko, and alam ko naman ngayong 2022, yung ibang mga sellers, free pa din na ibinibigay sa kanila tong mga plastics. Except for Shoppee Express. Yes, si Shoppee Express, binabayaran siya or bibili ka ng plastic. Dati, libre pa siya, like last year. Pero ngayon nga, dahil nag-evolve na sila, kailangan mo na siyang bilhin, hindi na siya free. Ito kasing sample ko sa inyo is, tira ko pa siya noong last year na binigay lang din sa akin. Pero yun nga, most likely, pag naubos na tong plastic ko, bibili ako ng bagong plastic. Pwede kayong makabili ng plastic din sa Shoppee. Kahit anong color, okay lang naman sa kanila. Kahit pink yan, green yan, or may tatak nyo, okay lang yun. Basta maayos na plastic, okay lang sa kanila. So, paano nga kapag malaki yung binibenta mo, hindi kakasya dito sa mga plastics natin? Saan ako kukuha ng mga packaging materials or plastics? Guys, sa Shoppee, automatic kapag hindi nakasya sa plastics, I'm sure nakabili na kayo sa Shoppee and hindi naman kalakihan talaga yung mga plastic. So, kapag ang binibenta nyo sa Shoppee ay hindi kakasya sa plastics, automatic, kailangan nyo siyang i-box. Katulad nito, bakit kailangan i-box? Hindi ba pwedeng balutin na lang ng pabilog, pa-star, or pa-heart? Kailangan, guys, naka-box siya or rectangle or square. Kasi iba na yung sukatan kapag malalaki na. Meron binigay sa atin sa Shoppee kung paano natin kukunin yung size nitong mga orders natin. Itinuro ko siya dito sa video na to. Guys, make sure lang kapag meron kayong malakihang orders, kailangan sukatin nyo siya ng tama. Okay? Kasi kapag mali yung ginawa nyo, let's say, ito, 6 kilos talaga siya. Pero ang ginawa nyo, nilagyan nyo 3 kilos lang. So, wag ganun, guys. Kasi, ibabawas sa inyo yan ni Shoppee. Alam ni Shoppee yan, okay? Para hindi kayo malugi, kailangan sundin nyo yung formula nila. This one. Kapag lang naman, malakihan na nga yung mga orders nyo. Katulad nito. I suggest panoorin nyo itong video na to kasi detailed kung tinuro kung paano tayo makakakuha ng tamang sukat ng mga packages natin. The next one is the packaging materials. So, yung mga packaging materials natin, either it's the bubble wraps and yung ating mga ganito, yung ating mga fragile tapes. So, ako naman, gumagamit lang ako nito kapag, yun nga, hindi na kasya sa plastic, kailangan ko ng own packaging na may malaki akong box, kailangan ko siyang i-bubble wrap, and kailangan ko siyang lagyan ng fragile. Bakit?
kailangan natin ma-secure yung mga orders ng mga buyers natin. Syempre, ayaw naman natin kapag dumating sa buyers, lamog-lamog na or sira-sira na yung mga orders nila kasi nga babalik din sa atin yon at magrereklamo din si buyer sa atin. And minsan may mga pagkakataon na kapag hindi mo sinecure mga packages mo, lalo na kapag breakable yung mga binibenta mo, let's say mga glass or mga mirrors, kailangan talaga binabubble wrap siya kasi kung hindi, ibabalik lang sa atin yan ni courier. Let's say ibabalik lang sa atin ni JNT, Shoppee Express or Ninja Van. Hindi na siya makakarating sa buyer. So make sure kung alam naman nating breakable yung mga binebenta natin, maglagay na lang tayo ng ganito. Okay? So let's say nabalat nyo yung mga orders at ready for pickup na siya. May babayaran ba ako sa mga riders? Ang sagot ay wala kayong babayaran sa riders dahil una sa lahat, bayad na yun ng mga buyers natin. Bilang kayo as a buyer, alam niyo naman kapag bibili kayo sa Shoppee, hindi lang naman yung item yung binabayaran niyo, 'di ba? Nagbabayad din kayo ng shipping fee, which is yun nga yung fee natin sa mga couriers or sa mga riders natin. Kaya yung babayaran doon, ang gagawin niyo lang is maghihintay ng oras ng pickup ni Kuya Rider. Kukunin niyo na lang yun at i-deliver sa ating mga buyers. Now, meron na kayong basic knowledge kung paano niyo umpisahan yung pagsiselling sa Shoppee. Ganun lang siya kasimple. Ang gagawin niyo na lang ay ihahanda niyo yung mga ititinda niyo. So ate, paano nga ba ako magsiset-up ng Shoppee selling account ko sa Shoppee? Una natin gagawin ay kukunin natin ang ating cellphone at buksan na ating Shoppee. It doesn't matter kung wala pa kayong Shoppee selling account at yung mga Shoppee account na meron kayo ay ginagamit nyo lang pambili sa Shoppee, okay lang yun. Hindi nyo na kailangan gumawa pa ng another account. So, dito sa ating Mi, so pindutin lang natin yung Mi tab. At may makikita kayo dito sa baba na start selling. So, free registration, wala kayong babayaran, okay? So, pipindutin lang natin yung start selling. Tapos, start registration. So dito, ito kasing shop name na to, ito yung username ko. So pwede nyo nang palitan kung ano yung gusto nyong maging shop name. Let's say, Teen Si Kang Ko Shop. And ito, mahalaga yung pickup address natin kasi dyan pupunta si Kuya Rider sa atin kapag meron na tayong mga order. So make sure tama itong mga pickup address natin. So iset nyo lang siya, fill upon nyo lang tong new address nyo. And again, make sure tama siya para hindi maligaw si Kuya Rider, okay? Importante din yung phone number kasi madalas tumatawag si Kuya Rider sa bahay natin. Kung ready na bang i-pick up yung mga binalot nyo. And once okay na yung mga informations natin, ay ito na yung next step is to add our products. So sa pag-add ng ating products, ay gumawa na rin ako ng detailed tutorial about it. You can watch this. At ilalagay ko na lang din yung link sa baba para masundan nyo ng step by step. So dito sa tutorial nito ay tinuruan ko kayo ng mga basic informations about being an online seller and kung paano tayo magsiset-up ng ating Shoppee selling account. At ang magiging next dyan, syempre kapag meron na kayong customers at may bumili na sa inyong shop, unang-una sa lahat, huwag kayong magpapanik. Dahil meron din tayong ginawang tutorial about it, so you can also watch this. So that would be all mga ate and kuya. So I hope nasagot ko yung mga tanong nyo about sa pagiging online selling. So make sure mag-setup na kayo ngayon din. Okay? Thank you for watching!